Guys, for today's video, we will be discussing 5 reasons kung bakit ba nare-reject ang application nyo sa Smart Padala. So sit back and let's discuss, coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quinto's Review TV. So if you're new here in my channel, I do reviews about Smart Padala, Paymaya, old videos about True Money. I also have videos about Shopee, Computer Shop, GCash, franchising, YouTube, and other stuff na meron akong experience at ginawan ko na yon ng videos and playlist. Makikita nyo dito sa taas. At kung bago kayo dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Okay guys, so tagal-tagal nyo na nag-a-apply and nade-deny yung application nyo. Or let's say, hindi kayo nabibigyan ng feedback. Diba? So in this video, i-discuss natin yung possible reasons, yung 5 best possible reasons kung bakit hindi na kayo nabibigyan ng feedback dun sa application nyo. Or meaning, hindi na-approve yung application nyo to be a Smart Padala Authorized Center. Sige, wag na natin patagalin pa. Unang-una sa lahat, possible na kulang kayo ng requirements. So, di ba mag-a-apply kayo, it's either using the Paymaya Negosyo app or through the Smart Padala website. And then, i-attach nyo doon yung mga requirements nyo. Basically, kapag hindi kayo nakapagpasa ng requirements, that's one of the reason kung bakit hindi na kayo natatawagan or na-entertain. So, possible kasi na baka hindi kayo ganun kasigurado, kaya hindi na rin na-entertain ng mga MC or mga ABL. So, basically, bago kayo mag-apply, make sure na kumpleto kayo ng mga requirements. For the details ng requirements, link na lang sa baba, nandun yung video ko kung paano kayo mag-apply to be a Smart Padala Authorized Center. Number two reason is saturated na yung area nyo ng mga agents. So, dati kasi, wala naman sinasabing spacing requirement. However, ine-evaluate pa rin ng mga MC or master aggregator kung dapat pa bang lagyan ng agent dun sa area nyo. So, let's say, maliit lang yung barangay namin. Meron ng Smart Padala authorized dito sa area namin kami at saka meron pa isa. So, pag maglalagay pa sila ng isa, so, baka hindi na maging profitable sa mga existing agent. So, kahit pa paano naman, tinitingnan niya ng mga area aggregator kung dapat pa bang lagyan. So, based din sa population ng isang lugar, let's say, kunyari, densely populated yung area nyo and nakikita na dalawa lang or isa lang yung Smart Padala Authorized Agent and laging pila. With that, isa yun sa magiging reason kung bakit sila mag-a-approve ng application dun sa area nyo. So, you may want to check then guys, sa area nyo kung ilan na ba yung Authorized Center. And take note, Authorized Center guys ha, Paymaya Authorized Center. Hindi yung mga third-party key accounts. Okay, let's move on sa number 3. Okay, sa number 3, it is likely na if you were Paymaya personal na ginagamit ang Smart Padala service to earn income and nag-apply ka to be an authorized center and nakita yan ng MC or yung area aggregator, then that would be one of the reason of your disqualification. Kasi nga nakita na in bad faith, nagka-transact ka ng Smart Padala gamit ang personal Paymaya, which is bawal talaga. If nakita yan ng mga MC or mga area aggregator, then your chances of being an approved authorized agent ni Paymaya Negosyo is likely mababa. Okay, so number 4. Number 4 reason is nakita na meron kang other competing services kay Paymaya. Let's say may nakita sa inyong GCash, may nakita sa inyong True Money, Coins, etc. During your application and anytime na hanggat hindi pa na-approve yung application nyo. Minsan kasi umiikot-ikot sila. And pag nakita nila na meron kayong ganung services during your application, then that's one of the reason kung bakit hindi ma-approve yung application nyo. Last but not the least is your background nyo. Kung meron kayong declaratory records, then highly possible na hindi kayo ma-approve to be an authorized agent. Kasama na dyan yung pagsi-CI para malaman nila kung financially capable ka to support the business. Though hindi requirement, hindi nila sinasabi na requirement yan, but during your application, syempre pupuntahan kayo, isa yun sa tinitingnan nila. Parang nagsi-CI na rin sila, tinitingnan na nila kung kakayanin ba nung existing business mo to support yung remittance service and other services ni Paymaya Negosyo. So, pag nakita nila na yun nga, may declaratory records ka, then highly possible na hindi kaya approved to be an authorized agent ni Smart Padala. So basically, yun lang guys. If you have question about this video, about this topic, please don't hesitate to comment it down below. Okay, so thank you for watching guys. I hope you can like this video, leave a thumbs up, and if not, walang problema doon, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabi ng subscribe para makareceive ka ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto, and you are in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!